Hi guys, it's Neil and welcome to my channel. For today's video, I will be doing breakfast mukbang. So para hindi boring masyado ang mukbang ko for today, nagpa-ask me anything ako sa aking Instagram and Facebook account. So, may mga ilan na mga nagtanong. So, habang kumakain ako, sasagutin ko yung mga questions nyo. But, before I start eating, papakita ko muna sa inyo yung mga food ko dito sa aking plate. So, I have here sinangag, fried rice, tocino, ulam burger, cheese dog, sunny side up egg, and Lucky Me Pancit Canton Chili Mansi Flavor. And for my drink, I have here milk tea. Gawa to ng aking pinsan and ayun, bigay niya sa akin. And for my dessert, I have here Oreo Cinnamon Graham. Ayan. This is from Angelic Treats. Ito siya guys. Kita nyo ba? Ayan. Ayan siya. Kung mapapansin nyo, bawas na kasi kinakain ko na siya nung mga nakaraang araw. And bigay nila sa akin to nung birthday ko. And they have FB page. Ililink ko na lang sa description box below kung gusto nyong umorder kasi nagtitinda sila nito. So yun guys, yun yung kakainin ko for today. So let's start. Okay, so I'll start with the tocino. So for our first question from Erickson Manalad in Facebook, if there's one moment in your life or in history na gusto mo masaksihan ulit, ano yun at bakit? Siguro hindi na lang sa masaksihan ulit, but to experience it again, yung maging bata ulit ako. Kasi marami akong nagagawa nung bata ako na hindi ko na nagagawa ngayon. Yung wala kang iniintinding kahit ano. Parang ang iniintindi mo lang is kung ano kakainin mo, ganyan. Tapos, or yung parang hindi mo pa na-feel na parang you have responsibility na parang ganun. And it's very enjoying kasi nung kapag bata ka pa. So, itong Pancit Canton nga pala is Chili Mansi. This is my favorite flavor sa Lucky Me. Kayo, anong favorite mo? Second question from Almer Tanay II in Facebook. Kung ulam ka, ano ka at bakit? Kung ulam ako, siguro ano, spicy caldereta. Maliban sa favorite ko siya, yung chicken caldereta. Kasi, saucy, flavorful, and at the same time, once you eat it, parang sa bandang huli may kick of spiciness. Ganon. Ito guys, mahilig nga pala ako sa hotdog na brown. Mas gusto ko yung hotdog na brown kaysa sa red. Kasi wala lang, parang mas feel ko siyang kainin. Try ko naman yung ulam burger.
So, let's move to my Instagram account naman. From Camille Del Triple R. Most unforgettable moments. Moments, so madami siya. Siguro I'll cite some na lang. One of my most unforgettable moment is nung bata ako. Nakwento ko naman sa inyo sa previous vlog ko na I'm an only child and product of a broken family since birth. So, mom ko lang talaga yung kasama ko. And nung bata-bata pa ako, hindi pa ako naglalaro sa labas. Naglalaro kami sa loob ng mom ko. Ayun, kahit anong laruin namin, ganun. Ingay nung aso ko. Nagtatago-taguan kami. And then, ayun, kahit na 40 plus na siya nung mga panahon na yun, parang hindi siya, yung parang game pa rin siya, ganun. Like, kasi nga 37 years old na siya nung pinanganak ako. So, yung age gap is very layo talaga. So, one more unforgettable moment ko is nung high school ako, after school, kapag maaga kaming nakakalabas, nakakapag-out sa school, pumupunta kami sa bahay nung iba kong kaklase, and then, ayun, gumagala kami. And yung moment na parang, yung alam mo yung wala kang napifeel na kahit anong problema, talagang masaya ka lang and everything, ayun. At siguro, isa pa na unforgettable moment ko is, syempre, nung graduate ako ng college. Kasi parang it's something na, it's very fulfilling. Tapos, yung feeling na alam mong papasok ka na sa corporate world, parang ganun. So, fourth question naman from Danica Yvonne _ in Instagram. Would you rather have life rewind button or have life pause button? Siguro sa pause button na lang, like, bawa, medyo stress na or medyo gusto mo muna magpahinga, parang pause ka muna. And then, syempre, hindi naman na tayo pabata. So, patanda na tayo. So, parang, syempre, mas gusto ko na yung pause button kasi, syempre, mas makakasama mo pa ng mas matagal yung mga mahal mo sa buhay, mga ganun. So, yeah, yun. So, kung mapapansin nyo, konti lang yung mga tanong ko ngayon. Kasi nga, konti lang naman yung mga nagtanong sa akin. So, kung may mga tanong lang kayo, comment down below na lang para sa mga susunod na videos, mukbang ko. Yun yung gagamitin kong questions to answer. From Candy HH in Instagram. Ano gusto mo sabihin sa tatay mo? So, sa mga hindi nga nakapanood ng aking vlog, kung facts about me, ayan, panoorin nyo na para mas makilala nyo rin ako. So, ayun nga, since broken family kami, since birth, hindi ko naranasan na may makasamang tatay, ganyan. And, alam mo yun, as if he didn't exist, parang ganun. Tapos, siguro kung may sasabihin man ako, ano ba sabi niya? Sasabihin or itatanong? Sabihin, ano na lang, siguro, ano, wala akong sasabihin sa kanya, parang, siguro kung, ano na lang, tatanungin ko na lang. Hindi na lang sasabihin, itatanong na lang. Gusto ko itanong sa kanya is, kamusta ka? Yan, kamusta ka lang, yun lang. Kasi parang, ano, yun kasi yung question din na gusto kong marinig from him. Parang, lumaki ako ng walang nangangamusta sa aking tatay. Parang ganun, parang, kagaya ngayon, nung lumaki na ako, parang, alam mo yung, syempre, the more na nagkakaedad tayo, the more we're having so much responsibility. So, there comes a time na parang, napifeel mo na you're down, you're stressed. So, parang yung feeling na gusto ko kahit pa paano may mangamusta sa akin na tatay is wala. Siguro yun yung gusto ko itanong sa kanya din.
So yan, paubos na ang aking breakfast. Gusto ko nang tikman yung Graham para masabi ko sa inyo kung anong lasa. So last question from Zahi Menes in Instagram. Magkano nagastos mo sa house mo? So sa mga hindi pa pala nakakapanood ng birthday celebration ko, so doon ko i-celebrate yung birthday ko sa bagong bahay. And hindi pa siya tapos actually. Ginagawa pa rin siya hanggang ngayon. Kinikinis pa rin yung labas. Ngayon. Tapos, I will be doing a separate video pala para ma-explain ko sa inyo lahat ng mga kung paano magpagawa ng bahay, kung stressful ba talaga and everything. Tapos, talagay ko din dun yung kung magkano yung nagastos, ganyan. Pero sa ngayon, since ginagawa pa naman siya, I cannot disclose any amount. Kasi nga, ginagawa pa nga hanggang ngayon. So, siguro, at sasabihin ko na lang is kung magkano na yung nagastos ko. Siguro, nasa 700,000 plus na siya. And hanggang ngayon, ginagawa pa siya kasi ayun nga, kinikinis. And then after nun, syempre, gusto kong palagyan ng pinto and bintana. So, update ko na lang kayo sa mga susunod na videos ko sa aking bahay. So, ayan. Since tapos na ako sa aking breakfast, dessert naman tayo. Ito yung kaninang pinakita ko sa inyo from Angelic Treats. Sobrang bango. Yan siya. Meron siyang peanuts. I don't know kung anong klaseng nuts. And some Oreo on top. Kung alam niyo yung pistachio cake sa Starbucks, somehow, kalasa niya yun. It's very nice. It's not too sweet. Sobrang sarap lang. Saktong-sakto lang. So guys, if you want to order, just visit their FB page. Nasa description box below din yung link. So, visit na sila. So, that's it for now, guys. I hope you enjoyed this video. Sana nabusog kayo. Kasi ako sobrang busog ko. So, dyan na nagtatapos ang aking mukbang for today. I hope you like it. I hope you enjoyed watching this video. And if you do, don't forget to like and share this to your friends. At kung bago ka sa akin channel, huwag mo na kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa mga susunod na uploads ko. Once again, this is Kiel Serapio and thank you for watching and God bless. Bye!